Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kuwari inosente, pero f*** boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Winnie's Secret File. Si Winnie na hinding-hindi susukuan ang kanyang anak na merong autism. Ang secret file nga na ibinahagi niya po kanina sa atin ay pagpapatunay ng pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. At ito po ay nagbibigay din ng impormasyon o nagbibigay o bahagi ng awareness sa mga taong magiging magulang pa lamang na ito ang dapat ninyong tingnan, obserbahan sa inyong mga anak. Of course, laging nandyan yung pagpe-pray sa Panginoon na sana walang maging kondisyon ng anak at maging normal, wala sanang special needs. Pero meron at meron talagang pangyayari o nangyayari na hindi inaasahan. Nang kailangan na lang gawin ay tanggapin at mabuhay kasama nito. So pakinggan po natin ang mga kabisyo natin na nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Cesar Ramos Bandug. Hello, DJ Rocky. Ganun talaga, DJ Rocky, hindi natin hawak yung buhay. Iasa na lang natin sa mga doktor at saka sa mga sa Panginoon, palalangin na lang natin at malay mo maayos din yan lahat at alam naman ng Panginoon kung ano ang kailangan natin. At saka DJ Rocky, pabati nga po pala yung kasama ko dito na si Toy Rex kasama si Boss Join at saka periyadong chef na ng Nikki dati na si Chef Paul at saka sa tropa namin si Boss Danjid sa Untwa, sa Tagkom at saka kay Mardikakoy. Sana pagpagaling ka na. Get well soon, Mardikakoy. We love you. Bah! Bah! Ay, grabe naman yung Cesar Bantog na yun. Parang ang aga-aga, nakasinghot tayo, B. Ha? Tsaka pakisabi dyan sa mga kasama mo, ingay nila nung BBM ka. Charot lang with harot. Anyway, ito naman ang sabi ni Brian Moran de Mesa. Hi DJ Rocky. Hello. Hi din sa sender. Alam mo, nafe-feel ko yung letter sender natin. As a parent, mahirap talaga na may pinagdadaan ng ganyan, especially regarding sa anak mo na may mga developmental needs. So recently kasi in-enroll ko din yung anak ko sa developmental pediatrician kasi nag-worry kami na baka meron din siyang pagkukulang. She's 3 years old and parang comparing with other children na parang may delay sa developmental ni baby. So when we had the checkup, wala naman daw red flags, but still we will continue with the therapy. Yun nga, with the speech therapy, and totoo yung sinabi niya na ang hirap kumuha ng slot or ng schedule sa OT, occupational therapist. Wala naman tayong ibang magagawa kundi to support our children, tayo mismo sa bahay, of course after work, kailangan nating pagtuunan ng pansin yung anak din natin. Yun lang, thank you. Thank you so much, Brian Moran de Mesa. I hope all is well with you and I hope whatever it is na mangyari ay kumapit ka lang. Totoo daw na ang hirap magpa-schedule
sa mga occupational therapist, sa mga therapist in general, lalong-lalo na nag-handle sa may mga autism. And etong secret file na ito, sana makaabot doon sa mga nagbabalak kumuha ng kurso na malapit sa kanila yung pagbibigay ng kalinga, malasakit, atensyon sa mga batang may autism or special needs. Baka lang ma-inspire kayo dito sa secret file na to para kumuha ng mga kursong malapit doon o mag-training para sa ganung larangan, para madagdagan yung mga taong specialized doon sa larangang yun. Kasi yun daw yung kulang sa panahon ngayon, especially nung nagka-pandemya. Maraming mga bata ang kinakailangan patingnan sa espesyalista dahil sa nangyari. At wala namang may gusto doon sa nangyaring yun. Kaya lang yung development ng isang bata, hindi normal yung face. So kailangan ipakonsulta, kailangan ipatraining. So kung makakarinig man marinig man ito ng mga nagbabalak maging espesyalista sa larangang ito po, sana ito na yung magpa-decide sa inyo o turning point ninyo para sabihin yung oo, gusto kong maging espesyalista. Gusto kong maging therapist. Anyway, eto naman po ang sabi ni Bernard Laurejas. Kailangan talaga ay tiyaga at pasensya, lalo na ng mga magulang. Pagsubok yan. Kung hanggang saan ang pagkatao nang kaya mong itawid. 2 thumbs up po sa katulad niyong mga magulang na merong mga anak na may special na pangangailangan. Well, gusto ko lang pong batiin si Angelique Marie Aranas Dulho Fatima, Cebu City, from Cebu City. Maraming salamat, DJ Rocky. Nakakabilib naman talaga ang mga magulang. Anyway, ito pa sabi ni Angel Alan Avanzado. And by the way, Angel Alan Avanzado, kahit nasa malayong lugar ka, damang-dama ko ang presensya mo kahapon sa book signing ko. Ha? May pinadala ka pa talagang angel mo, ha? Oh, sabi, congrats sa book signing mo. Ito lang ang pagpapatunay na marami nagmamahal sa iyo, DJ Rocky. At sa SF sender natin, isa lang ang matasabi ko, walang inang matitiis ang anak, lalo na sa kalagayan ng panganay mo. Maging maingat ka sa kalusugan mo dahil ikaw ang mag-aalalay sa anak mo at ang kapatid niya sa kanyang paglaki. Yun lamang po, shout out sa kapatid ko na si Annalyn Ocampo at sa mga pamangkin ko na bumili ng book mo kahapon. God bless you. Thank you, Angel Alan Avanzado. Ito naman ang sabi ni Mayumi. Thank you, Mylen. Thank you so much for coming yesterday. Anyway, ito naman sabi ni Mayumi nga. Ayan. Congrats sa successful book signing. Sobrang daming tao at haba ng pila kahapon, pero maraming salamat sa mga pa-freebies. Very informative ang kwento ni SF Sender. Binigyan kaming mga listener ng awareness sa ganitong topic. Naniniwala ako na bless sa mga batang may ASD o yung may mga awesome kids. Meron silang specific skills na sila lang ang meron at yun ang dapat i-discover ni Mommy SF habang lumalaki si Kuya. Super sweet din ang awesome kids. God bless Mommy at sa iyong mga baby angels. Thank you, Mayumi. Ito pa sabi ni Robert Tirao. Nakakabilib lahat ginagawa mo para sa anak mo kahit may kapansanan pa siya. At lahat tinitiis mo para maalagaan at mahalin siya. Yun lamang po. Ito pa sabi ni Charles Sancho, mahirap ito. Kasi syempre, panghabang buhay ito. Kailangan motivated ang mga anak palagi. Tao ang lahat. At lahat ay pantay-pantay. Thank you so much, Charles Sancho. Ito pa sabi ni G. Umol, totoo yan, walang binigay si Lord na pagsubok na hindi natin kakayanin.
Yung eldest ko, nagka-problem ako sa panganganak din. Halos naubusan na rin siya ng oxygen sa tummy ko during my labor, kaya nung nailabas ko siya, medyo lantang gulay ang baby namin. Pero thank God, naniwala akong para sa amin talaga siya. At nilaan talaga siya sa amin ng asawa ko ni Lord, kaya until now, kasama ko pa rin siya. Sandra, I feel you. Walang hirap o mahirap. Lahat kakayanin basta para sa mga anak natin. Pa-shoutout po sa Yumol family. From Pateros, listening kami dito sa radio. Pero hindi po, autistic ang anak ko. Yun ang sabi ni Gio Mol. Hi kay Pawi Samonte. Hi kay Irineo Caronan. Hi din kay Miss Lian Gonzalez na nagsasabing naiintindihan kita, letter sender. Nakitaan ko rin ang symptoms ang anak ko nung 3 years old siya. Multiple assessments and therapies ang pinagdaanan namin. And diagnosed siya ng mild autism nung una hanggang sa nakitaan ng progress at biglang naayos. Hindi ko po alam kung anong nangyari. At nag-iba yung diagnosis niya nung 7 years old na siya. Sobrang hirap po dahil hindi naiintindihan ng ibang tao, lalo na kapag nagwawala ang bata sa labas. Akala nila hindi mo sila dinidisiplina. Meron palang ganun. From Lian Castro Gonzalez. Ang dami pang nag-comment sa secret file natin for this afternoon. Ang dami ko rin na de-discover dahil dito sa secret file ng sender natin na si Winnie. So, legit yung sinabi dito ng last na nag-comment sa atin na si Lian Gonzalez, na kapag nakakita ang isang tao in public ng bata, tapos nagwawala yung bata, tapos nandun yung mga magulang, ang iisipin ng ibang tao na hindi nakakakilala dun sa pamilyang yun, ay, hindi nila nadidisiplina yung mga anak nila o yung anak nila. Di ba may ganon? Yung very judgmental yung mga tao in public. So easy to judge. Pero minsan, madalas ang hindi alam ng ibang nakakakita doon at nang huhusga doon sa pamilyang yun kung paano na pinapalaki ng mga magulang yung batang yun, eh meron palang kondisyon or special condition yung bata. We are so easy to judge Ay! Hindi napalaki ng maayos. Ay! Siguro sa bahay niyan lagi lang yung pinagbibigyan. Kaya nagwawala ng ganyan. Yung mga ganun. Probably, hindi pa aware about these conditions. Pwede rin namang makitid lang talaga yung utak. Walang utak, puro bibig lang ang meron. Kulang sa pag-unawa, kulang sa pag-intindi. So I hope tawirin nitong secret file na ito ang mga taong nasa labas o nasa loob o kung saan man silang lupalop ng mundo. Basta naiintindihan syempre yung Tagalog ko. Diba? Kasi yung binasa ko kanina Tagalog. Yung nakakaintindi ng Tagalog, ng Pilipino, ganyan. O English. Maitawid yung kakulangan natin sa impormasyon tungkol sa autism spectrum disorder. Aminin natin, may kakulangan tayo pagdating sa pag-intindi dun. So, kapag nakakita tayo ng magulang na nag-handle ng anak nila in public at hirap na hirap itong i-handle yung anak nila dahil nagwawala, nagtatantrums, may meltdown, support the parents, intindihin, hindi yung magre-reklamo pa, alam mo yun, may ganun hindi naiintindihan. For example, sa isang flight, syempre, minsan bibit-bitin ng mga magulang yung bata dahil isasama sa trip, magbabakasyon.
Pero kasi may pagkakataon talaga na sa hindi inaasang pagkakataon, bigla na lang magwawala yung bata. And sometimes, ang iniisip na ibang tao nga, uncontrollable, ano ba naman yan? Napakahasa, hindi ako makatulog, pagod na pagod ako. Oo, hindi nyo lahat binili yung eroplano, pero pwede po tayong mag-extend ng pag-intindi, malasakit, at pag-unawa. I think there are magulang or there are parents na nag-aabot ng mga parang, alam mo yung candies or parang mag-aabot ng mga kung ano-ano mang parang earplugs para ipaintindi sa iba na I have an awesome kid, by the way, ganyan, just in case na during our trip merong ganito po kayong marinig, maunawaan nyo pong sana kami. May mga ganun. So, kanya-kanya talagang diskarte ito ng mga magulang. And through time and over experiences, dito na de-develop din yung pag-handle ng mga magulang sa mga ganitong klaseng sitwasyon o ganitong mga kondisyon. So yes, number one, we have to spread awareness about ASD. Pangalawa, sana ma-inspire yung mga kabisyos natin out there thinking about their future, what to take, what to specialize on. Na, tingnan po natin itong industriyang ito. Itong health aspect na ito. Kasi I'm very sure yung mga therapist or specialist po natin dito sa mga autism o sa autistic, inaaral nila maigi at very rewarding para sa kanila na may progress yung bata. And it requires a lot of patience and understanding kapag nasa larangan ka nito. Eh di ba ang tao pa naman pumila lang ng pagkahaba-haba, gagawa ng paraan para mauna lang, di ba? Papanggap pa ng buntis para lang maging priority, mauna sa pila. Alam mo yung mga ganun, malaki lang tiyan, pero o kaya biglang, try natin makalusot para maging PWD ako, ganun. Pero wala naman talagang disability. Alam mo yung mga ganun? Meron talagang mga tao na nangangailangan ng espesyal na pangangailangan, na espesyal na atensyon, na aruga, ng pag-intindi. Yun ang dapat pagpukusan natin. Huwag po kayong magpanggap na meron kayong espesyal na pangangailangan kung wala naman talaga. Bakit matuluyan kayo dyan? Sige kayo. At pangatlo, yakap na mahigpit para sa'yo. Secret file sender Winnie, at para sa asawa mo. Alam ko, hindi yan madali. But it is a colorful and wonderful journey to be a parent of an awesome kid. I'm sure sa bawat progress na meron ng anak mo, sa bawat bagay, katulad nga na nakwento mo kanina, triple ang paghanga mo sa anak mo. And I hope all is well with you guys. Kilala ko po personally yung secret file sender natin. Sila mag-asawa. And I hope makamit nyo lahat ng mga pinapangarap ninyo as a family. And I hope ay bigyan kayo ng Panginoon ng abundance, no? Sa pera, para may panggastos, sa time, para mabigyan ng atensyon, sa resources, para tuloy-tuloy ang progress ng bata. So, sana matagal pa kayong mabuhay. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Yun din yung masahe ko. Kasi legit yun eh. Ang isa sa pinaka-iniisip ng isang magulang, ito po ay base po sa magulang ko at base rin po ito sa magulang ng kaibigan kong merong autism child. Sabi niya, alam mo, ang gusto ko lang mangyari, mabuhay ako ng matagal. Yung tipong kung kailan mamamatay yung anak niya, dun din siya mamamatay. Yung ganun ba? Kasi iniisip niyang maigi, paano yung anak ko kung sakaling mawala ako? Siyempre, yung mga kapatid, mag-aasawa. Sino mag-aalalay? Sino mag-aalaga? Unless magkaroon siya ng partner.
naaalagaan mamahalin siya ng tapat at totoo. Na hindi magiging hadlang ang espesyal na pangangailangan para mahalin siya ng totoo. Yung ganun ba? So, I hope mabuhay kayo sa panahong kailangan kayo ng anak ninyo. Habaan pa ni Lord ang buhay ninyo at kapalan pa ni Lord ang mga laman ng bulsa ninyo. Ganun din po ang hangad ko sa mga kabisyo nating merong mga anak na very awesome. So yan po ang ating Secret File Sender. This is Winnie's Secret File. Sasakyan si Kyle.